Hi guys, welcome back to my channel, and today's video is about how to make tiny people in Photoshop. Sa video kong ito, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng larawan ng tao at gawin silang maliit gamit ang Photoshop. So, ready na ba kayo? Let's go! Okay guys, so first tip ko lang sa paggawa ng project natin ngayon ay dapat makapag-come up tayo ng konsepto kung ano ba yung gusto nating kakalabasan ng ating image. So sa akin, ang ginawa kong una ay nag-take ng pictures. So ito, meron akong tinake na pictures ng aking pamangkin. So, napakarami. Ayan. The more pictures you have, mas mataas yung chance na mag-come up kayo ng mas magandang image, composition image. Ayan. So, gumamit ako ng white background para mas madali nating i-cut yung image natin or yung subject. Ito. Okay, yan. Next tip, guys, is finding a background. Paano ba tayo magka-come up ng background? Dapat, may kailangan natin i-consider yung lighting. So, kailangan match yung light, direction ng light sa subject natin or sa tao sa magiging background natin. Kailangan po match yung kanilang lighting, yung direction ng light, at kailangan din match yung angle. Halimbawa, kung sa taas ka nag-shot, kung sa taas mo shinat yung subject, dapat yung magiging background natin ay parang sa taas din nang galing yung shot. Halimbawa, gaya nitong dalawang image na ito, masasabi kong parehong angulo ko sila sinat dahil kung mapapansin ninyo, itong image na to, ang daloy ng shot nito ay 40 degrees. So, angle of depression, 40 degrees. Same here, 40 degrees. So, kung ano po yung angle ng subject, ay ganun din po dapat yung magiging angle ng ating background. Okay po. So, let's try to import yung dalawang image na in-example ko kanina. Ito. Okay, third tip is the cutting. Paano ba tayo mag-cut? Okay. So, yan. Control C to cut. And Control V to paste. Una, alisin muna natin yung background na nasa image ng ating subject. So, i-close muna natin yung nasa likod at alisin natin yung background. Yun nga guys, kaya ako gumamit ng white background is para mas mabilis kong ma-identify at mas mabilis maalis yung ating background. So, kung mapapansin po ninyo, hindi pa po ganun kaayos, ka-perfect yung ating pag-remove ng background. Still, kailangan natin siyang burahin. Kung mapapansin po ninyo, mayroon pa pong natitirang maliit na white
color white dito sa ating subject, kailangan po natin yung i-remove dahil magmumukha po talagang hindi kapanipaniwala ang ating composition. Okay guys, natapos na nating i-remove ng maayos yung background natin sa ating subject. At kung mapapansin niyo ay halos tapos na yung ating project. Pero para mas magmukhang kapanipaniwala, ay lagyan din natin siya ng shadow. Ayan, after nating malagyan ng shadow, kung mapapansin po ninyo, ay may hindi siya ganun katugma yung kulay ng ating background sa ating subject. So, pag ganun yung ating composition, kailangan i-adjust natin ang brightness, pwede rin natin i-adjust ang levels, curves, or exposure. So, itong part na ito guys, pwede nyo itong laruin para lang makuha yung tamang kulay ng ating background or ng ating subject para maging match silang dalawa. Sa case ko ngayon, gagamit na lang ako ng hue para i-match yung kulay ng ating subject. Okay? Yan na nga. At sa tingin ko, dito na tayo magtatapos. So, ganyan lang po kadali ang ating ways or ang ating tutorial kung paano gumawa ng maliliit na tao sa ating image. Or how to make tiny people in Photoshop. At dyan na nga po nagtatapos ang ating video tutorial for this day. And of course, maraming salamat po sa panonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Until next time, maraming salamat. Bye-bye!